Bago tayo magsimula sa ating kwento, pa-subscribe naman dyan at pa-click na rin ang notification bell para update kayo sa mga bago natin video. Maraming salamat ka-recap! Sa gitna ng gabi, isang batang babae ang huling umalis sa kanyang trabaho matapos magpaliban ng ilang oras. Isang grupo ng mga lalaki ang sumakay sa taxi na unang nakita niya, kaya't ngayon ay naiipit siyang maglakad pa uwi. Habang siya ay naglalakad sa madilim na kalsada, nilapitan siya ng isang van, at ang driver nito, si Dushik, ay nag-aalok na samahan siya pa uwi. Tinanggihan ng babae ang alok, ayaw niyang sumakay sa kotse ng isang estranghero, ngunit matapos maglakad pa ng kaunti, marinig niya ang mga kakaibang ingay. Lumilingon siya upang makita ang pintuan ng van na nakabukas at ang tunog ng isang umiiyak at humihingi ng tulong na nagmumula rito. Subalit nang lumapit siya at magmasid, nakakita siya ng isang pangkat ng mga damit at ang bangkay ng isang patay na lalaki, dahil ang nagpapakita ng ingay ay si Dushik, na ngayon ay hahawak sa kanya at dadalhin sa loob upang patayin bago siya makatakas. Mga sandali pa lamang pagkatapos na tumawag ng 911 at magpalit ng malinis na damit, si Dushik ay tumanggap ng dalawang pulis habang nagpapanggap na lubhang labis ang kanyang pangamba. Itinuro niya ang lugar kung saan iniwan niya ang mga bangkay at nagpapanggap na natagpuan niya sila roon sa aksidenteng paraan, sinasabi na nakita niya ang isang pangkat na mga manggagawa na tadtad ng babae. Ilang araw pa ang lumipas, si Kim Kyung-mi ay nagtatrabaho sa kanyang karaniwang mesa sa customer service. Siya ay isang bingi na batang babae kaya siya ang namamahala sa pagtanggap ng mga tawag mula sa iba pang mga bingi at pipi na mga customer sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila gamit ang lingwahe sa sign language sa pamamagitan ng mga video call. Katulad ng karaniwang serbisyo sa customer, may mga bastos na customer na nagtatawag sa kanya ng mga pangalan at nagbibigay ng gitna. Pagkatapos ng trabaho, pumupunta siya sa isang kumpanya ng hapunan kahit na hindi siya makasali sa usapan. Lahat ng mga lalaki sa mesa ay nang-aabuso sa kanyang bingi sa pag-uusap ng bastos at hindi angkop tungkol sa kanya, ngunit hindi nila alam na kayang niyang basahin ang labi, kaya bilang kapalit, siya ay nagbibigay ng mga sign ng pang-insulto na iniisip nilang mga papuri. Pagkatapos nito, pumupunta siya upang sunduin ang kanyang bingi na inamula sa kanyang sariling trabaho, isang collier, na inililigtas siya mula sa halos madagana ng isang bisikleta sa tulong ng sensor ng tunog sa kanyang kotse. Napakasaya ang kanyang ina dahil maganda ang kanyang sahod ngayong buwan, at ngayon, ang dalawa sa kanila ay maaaring magkaroon ng bakasyon sa beach na kanilang pinapangarap. Sa isa pang bahagi ng lungsod, si Choi So-jong ay nag-aayos na para lumabas, ngunit ang kanyang kapatid, ang gwardyang si Jong-tak, ay sobrang maprotektahan mula nang mamatay ang kanilang mga magulang, kaya nag-aaway sila tungkol sa anong damit ang suot niya at anong oras siya pinapayagan na umuwi. Pangako niya na maging mabait. Ngunit mamaya, hindi niya pinansin ang mga text ng kanyang kapatid habang siya ay nasa kanyang date at hindi rin siya umuwi ng mas maaga tulad ng kanyang pangako. Dahil hindi rin niya sinasagot ang kanyang telepono, nagpa siya si Jong-tak na lumabas at hanapin siya. Gabi na nang lumabas si Dushik upang hanapin ang isa pang biktima. Nakita niya si Kyung-mi na iniwan ang kanyang ina malapit sa isang poste ng alarma habang hinahanap ang isang lugar para mag-park at pinili niyang sundan siya. Ngunit sa sandaling yun, lumitaw si So-jong na naglalakad sa parehong kalsada, kaya napagpasyahan ni Dushik na siya na lamang ang sasalakayin niya. Tumakbo siya at agad na sumampa sa kanya, na hindi napapansin dahil ang ina ni Kyung-mi ay papunta sa ibang direksyon at hindi naririnig ang anumang bagay. Pagkatapos niya itong gawin, tumungo siya upang suriin ang ina, ngunit palagi siyang naabala. Una, dumating si Jong-tak upang tanungin ang ina kung nakita niya ang kanyang kapatid, at umalis pagkatapos makakuha ng negatibong sagot. At pagkatapos, bumalik si Kyung-mi mula sa parking lot. Sa kanyang pagtungo sa kanyang ina, nakita niya bigla ang isang puting sapatos na lumalabas mula sa madilim na eskinita. At mayroon ding taong humihingi ng tulong kahit hindi niya naririnig. Pagkatapos lumabas ang pangalawang sapatos, nagpa siya si Kyung-mi na pumasok sa eskinita at nakakita ng umiiyak at dumudugo na si So-jong na humihingi ng tulong. Bago pa siya makagawa ng anuman, lumitaw si Dushik na may daladalang palakol at sumampa sa kanya upang patayin siya, ngunit itinulak siya ni So-jong, na nagbigay kay Kyung-mi ng pagkakataon na tumakas. Bumalik si Kyung-mi sa kalsada at nang makita niya ang kanyang ina, pinili niyang tumakbo sa kabila upang protektahan ito.
Siya ay bumabalik sa parking lot at nagtatago sa gitna ng mga sasakyan habang papunta siya sa likod na pintuan na may napakapitik na hawakan. Habang maingat niyang binubuksan ito, naririnig ni Dushik ang ingay at sumusunod sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, si Kyung-mi ay nagbukas ng pinto sa tamang oras. May kadena ang pinto sa kabila kaya hindi niya ito maaaring buksan ng lubusan. Ngunit sapat ang butas para sa isang maliit na babae tulad niya upang makalusot at iiwanan ang mas malaking lalaki tulad ni Dushik. Nakarating si Kyung-mi sa kanyang sasakyan at tumawag sa kanyang ina upang sabihin na maghintay ito sa kanya sa pamamagitan ng alarma. Ngunit agad pagkatapos niyang ibaba ang telepono, lumitaw si Dushik sa likod ng upuan na may hawak na kutsilyo. Pinilit niyang patakbuhin siya, ngunit sa halip na dalhin siya palabas ng gusali, siya ay pumunta patungo sa pader. Huminto sa harap nila bago sila mabangga at ginamit ang pagkakataon upang makatakas. Nagsimula ang isa pang takbuhan at nagtagumpay si Kyung-mi na makarating sa kanyang ina bago siya mahuli ni Dushik. Ngunit dahil pinindot ni Kyung-mi ang pindutan ng alarma, hindi na maaaring lumapit pa si Dushik. Kaya habang naghihintay ang mga babae para sa pulis, bumalik siya sa kanyang van. Pagkatapos itago ang katawan ni Sojung dito, nagpalit siya ng damit at panlasa sa buhok upang magmukhang normal na negosyante, saka lumapit sa mga babae na may maluwag na ekspresyon. Kaya nang sabihin ng lalaking ito na hinahanap niya ang kanyang kapatid, pinaniniwalaan siya ni Kyung-mi. Halos siya nang ipatungo sa madilim na eskinita nang dumating ang pulis, ngunit wala naman sa eskinita ang pulis nang silukuyang bisitahin nila ito. Humiling si Kyung-mi na makita ang mga kamera sa seguridad. Ngunit ipinakita ng gwardiya sa paradahan na senara ang mga ito ng mga batang nagtitipon-tipon roon para magyosi. Dinala silang tatlo sa istasyon upang magbigay ng tamang ulat. Sa elevator, patuloy na tinitingnan ni Dushik ang mga sandata sa kanyang bag bago tingnan ang mga babae, at napansin ito ng ina ni Kyung-mi na akala niya ay hindi na ito mukhang malungkot. Upang mapanatili ang kanyang takip, kumuha siya ng itim na telepono mula sa kanyang bag at sinabing natuwa siya dahil nakatanggap siya ng text mula sa kanyang kapatid, na nangangahulog ang hindi ang katawan ng kanyang kapatid. Sa sandaling magwakas ang pagsasalaysay ni Kyung-mi, ngunit hindi masyadong magagawa ng pulis nang walang katawan o pisikal na paglalarawan ng mamamatay tao. Gusto sanang tumulong ni Dushik doon, ngunit sinaway siya ng pulis dahil sa pagbibintang sa pagsasalaysay ng iba. At ininsulto rin siya ng tambay na natutulog sa malapit na higaan. Nakita ni Dushik ito bilang pagkakataon, kaya lumapit siya sa water cooler at habang kumukuha ng baso, ininsulto niya ang tambay ng mababa ang boses upang hindi marinig ng pulis. Galit na galit ang lalaki, na agad na sumalakay kay Dushik upang suntukin siya, at sa gitna ng pagtatalo, bumagsak ang puting cellphone sa sahig na kinuha ng ina. Hinila ng pulis ang puluding palayo at dinala sa ibang kwarto, kaya kinuha ni Dushik ang kanyang cellphone at pumunta upang tingnan ang pahayag ni Kyung-mi bilang isang dahilan upang suriin ang kanyang personal na impormasyon. Habang binabasa niya, pumirma ang ina kay Kyung-mi na kainahinala para sa lalaki na magkaroon ng dalawang iba't ibang cellphone. At nang mapansin niya silang nag-uusap, hiningi niya ang alam nila. Isinulat lamang ni Kyung-mi ang wala para sa kanya, kaya lumapit si Dushik sa ina at nagsimulang maghalungkat sa mga sandata sa kanyang bag. Iniisip ang susunod na gagawin. Sa sandaling yon, may isang pulis na lumitaw na may dala si Jong-tak, na sinusubukang iulat ang kanyang nawawalang kapatid. Sinabihan siya ng pulis na ipakita ang larawan sa iba pang tatlo dahil ang paglalarawan ay tugma sa pahayag ni Kyung-mi. Nagpanggap si Dushik na hindi pa niya nakikita siya, ngunit agad na nakilala siya ni Kyung-mi at ibinigay sa kanya ang kanyang pahayag na basahin. Habang sinusubukan niyang bigyan siya ng higit pang mga detalye, iniwan ng pulis ang kwarto upang alagaan ang pulubing sumubok na muli na pumasok sa lugar, kaya sinamantala ni Dushik ang pagkakataong ito upang sabihin sa ina na huwag gumalaw o papatayin niya si Kyung-mi. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang laman ng kanyang bag habang kukuha ng kutsilyo at lumalapit sa kanyang anak. Ngunit nagawa ng ina na gumawa ng malakas na ingay na nagbabala sa iba. Sa sandaling yon, si Jong-tak ay biglang pumihit at nahinto ang patalim, kaya nagsimula ang dalawang lalaki sa kanilang pakikipaglaban habang lumalabas ang mga babae at tumatawag ng tulong sa mga pulis. Inamin ni Dushik na sinaktan niya si So-jung, na nagpapalala sa galit ni Jong-tak. Sinimulan niyang bugbugin si Dushik nang may kahabagan at kahit humawak ng patalim upang ilagay ito sa kanyang leeg, na humihingi ng lokasyon ng kanyang kapatid,
Ngunit naudlot sila dahil sa pagdating ng mga pulis. Nagkunwaring biktima si Dushik at dahil sa kanilang nakakahiyang sitwasyon, pinaniwalaan siya ng mga pulis, kaya't inaresto nila si Jongtak sa halip. Nakalaya si Dushik at nanatili ang mga babae kasama si Jongtak habang sinusuri ng mga pulis ang mga security camera at nakikita na ang kanilang sinasabi ay totoo. Habang bumabalik si Jongtak sa mga lansangan upang hanapin ang kanyang kapatid, dinala ng mga pulis ang mga babae sa kanilang apartment na may mga ilaw na namumutawi kapag may nakadama ng galaw. Habang nagtitimpla ng tsaa ang ina at anak, nagbabala ang mga ilaw na mayroong tao sa pinto, na nag-aalala sila dahil gabi na nga, ngunit lumabas na ang dumating ay ang kasamahan ng ina na kukuha ng ilang bag. Lumabas ang dalawang matandang babae ng magkasama, iniwan si Kyungmi na nag-iisa sa apartment, na hindi alam na dumating na si Dushik at sinira ang sensor sa labas ng pinto upang hindi mailantad ang kanyang lokasyon. Bagaman nahuli ang kanyang mga hakbang, kaya nang lumabas si Kyungmi sa kanyang silid upang imbestigahan. Pinagtripan ni Dushik ang alarm clock upang magingay at magpapaniwala sa kanya na iyon ang nag-trigger ng mga ilaw. Pagkatapos, kapag siya ay bumalik sa kanyang kwarto, tinatapos niya ang pagpatay sa lahat ng iba pang mga sensor sa bahay habang nagte-text siya kay Jongtak, na nagbigay sa kanya ng kanyang card sakaling may kailangan siya. Kinuha ni Dushik ang kanyang palakol at naghandang manakit, ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Kyungmi na ang isang laruan sa dresser ay na-activate ngunit hindi nagre-react ang mga ilaw dito, kaya't humarap siya sa oras upang iwasan ang pag-atake ni Dushik. Tumakbo siya papunta sa isa pang kwarto at inilagay ang isang dresser sa harap ng pinto bago magpadala ng text kay Jongtak upang sabihin sa kanya na nandito na ang mamamatay tao. Pagkatapos, nag-text siya sa kanyang ina upang sabihin na huwag nang bumalik, ngunit habang humihinto na ang pagyanig ng pinto, may natanggap siyang text na nandito na ito at nakita ang pinto na bukas. Naisip niyang nasa panganib ang kanyang ina, kaya nagsimulang ilipat muli ang dresser, ngunit habang dumadating ang higit pang mga text mula sa kanyang ina na humihingi ng tulong. Napagtanto niya na perpektong na-spell ang mga ito samantalang hindi naman karaniwan na magaling magsulat ang kanyang ina. Dito niya napagtanto na si Dushik ang may hawak sa kanyang telepono kaya't huminto siya sa paglipat ng dresser sa oras para sa kanya upang lumitaw sa puwang ng pinto. Sinubukan itong hawakan ang kanyang kamay, ngunit nagawa ni Kyungmi na ilayo ito at isara ang pinto sa kanyang mukha. Hindi ito nagpatagal ngunit, sinimulan ni Dushik ang pagwasak sa pinto gamit ang kanyang palakol upang makapasok sa loob. Walang ibang paraan, kaya tumalon si Kyungmi mula sa bintana, ngunit hinawakan siya ni Dushik sa buhok habang siya'y bumabagsak. Lumalaban siya laban sa hawak at nagawa niyang palayain si Dushik, na nagdulot sa kanya na maligtas na bumagsak sa isang bante ng basura. Nagsimula muli tumakbo si Kyungmi at sinundan siya ni Dushik, saka sumali rin si Jongtak sa habulan. Matapos tumakbo sa maraming mga kanto, pinasiklab ni Dushik si Kyungmi sa isang saradong lugar, at siya'y malapit ng atakihin nang dumating si Jongtak. Upang pigilin siya mula sa paghampas sa kanya, inilagay ni Dushik ang kanyang sariling kutsilyo sa kanyang leeg at binalaan niyang papatayin ang kanyang sarili, na nangangahulugang hindi na malalaman ni Jongtak kung saan naroon ang kanyang kapatid. Habang nakatigil si Jongtak sa isang lugar, nagpadala si Dushik ng text sa kanyang telepono na may lokasyon ni Sojong at pinapipili siya sa pagitan ng dalawang babae. Humingi ng paumanhin si Jongtak kay Kyungmi at tumakbo palayo sa paghahanap kay Sojong sa binigay na address. Bahay ni Kyungmi, obvious na nagsinungaling si Dushik at walang tao sa lugar, at natagpuan lamang ni Jongtak ang ina nang siya'y bumalik. Samantala, sinubukan ni Kyungmi gamitin ang isang upuan mula sa basura upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit kinuha ito ni Dushik sa kanya at ginamit upang ibitin siya sa lupa. Habang ginagamit niya ang telepono upang makipag-usap kay Jongtak at tawaging masamang tao dahil iniwan siya roon, kinuha ni Kyungmi ang ilang dumi at itinapon ito sa mukha ni Dushik upang gamitin ang abala upang itulak siya palayo at muling magtakbo. Pagdating niya sa kalsada kung saan nakaparada ang van niya, nakita niya ang pinto na bukas at si Sojong na lumalabas dito, humihingi ng tulong na may hawak na kutsilyo. Habang ang ina at si Jongtak ay narating na ang saradong lugar at napagtanto na walang tao, nagtago ang dalawang babae sa isang eskinita, diretsong likod ng isang lataan ng basura. Gusto ni Kyungmi na tawagan si Sojong ng 911, ngunit tumanggi ito dahil naririnig niya si Dushik sa malapit, na natuklasan na walang katawan sa van. Kaya nagdesisyon si Kyungmi sa isang plano,
Sumulat siya sa kanyang telepono ng mensahe para kay Sojong, na sinasabihan itong tawagan ang kanyang kapatid dahil malapit lang ito, bago ibigay ito sa kanya at kunin ang kutsilyo sa kapalit. Samantalang nakatalikod si Dushik, lumabas siya mula sa eskinita at nagtago, bumabalik lamang kapag malapit nang makita ni Dushik si Sojong. Gumawa siya ng kakaibang ingay gamit ang kanyang bibig at kinukuskos ang isang kalapit na metal shutter. At kapag nakabaling na si Dushik sa kanya, inilagay niya ang kutsilyo sa kanyang leeg, banta na papatayin ang sarili at tatanggalin ang kasiyahan sa kanya. Sinundan siya ni Dushik, at pagkatapos na muling pindutin ang alarma sa poste, nagsimula si Kyung Min ang tumakbo, muling sinimulan ang habulan sa paligid ng bayan habang tumatawag si Sojong sa kanyang kapatid para humingi ng tulong. Pumunta siya at ang ina upang iligtas siya gamit ang ambulansya, at ipinalam ni Sojong sa kanila ang direksyon na tinakbo ni Kyung Mi upang iligtas siya. Sa sandaling ito, tumakbo si Kyung Mi patungo sa sentro ng lungsod, umaasa na mas maraming tao ang magiging paligid upang mas mahirap siyang mahuli. Nakarating siya sa kabilang panig at pumasok sa isang komersyal na lugar. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa mga tao ngunit dahil hindi siya makapagsalita, binaliwala nila siya. Papalapit na si Dushik kaya't wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang maglabas ng kutsilyo upang ipagtanggol ang sarili. Na nagpabakod sa lahat sa paligid nila. Isang lalaki sa karamihan ang sumubok na tumawag sa pulisya ngunit pinigilan siya ni Dushik sa pamamagitan ng pagsasabing ang babae ay kanyang kapatid na may mga isyo at ang mga pulis ay magdudulot sa kanya ng takot na makapagdulot sa kanya ng pinsala sa sarili ginamit ni Kyung Mi ang sandaling ito bilang isang paraan upang makatakas. Ngunit sandali lamang pagkatapos, natagpuan siya ng pulisya at dinala siya pabalik kay Dushik, na naniniwala sa kwento ng kapatid binabalik din nila ang kutsilyo sa kanya. Pagkawala ng mga pulis, nagsisimulang umiyak si Kyung Mi at sa ilang tunog na kanyang nagagawa, siya'y nanalangin na huwag siyang patayin dahil marami pa siyang dapat gawin. Hindi nais na gawin ito sa harap ng mga tao, dinala siya ni Dushik sa isang kalapit na eskinita at matapos sabihin sa kanya na halos siya ay nagpapadala sa kanyang pananaw ngunit hindi ito sapat, siya'y naghanda na upang saksakin siya. Sa wakas, dumating si Jong Tak at nasugad niya siya sa tamang oras. Nagsimula ang dalawang lalaki na mag-away at nagawa ni Jong Tak na hawakan si Dushik sa leeg upang sakalin. Bumitaw siya nang mawalan ito ng malay at pumunta upang tingnan si Kyung Mi. Ipinaalam sa kanya na ligtas si Sojong sa ospital at malapit lang ang kanyang ina. Biglang nasira ang katahimikan ni Jong Tak nang magising si Dushik, na nagpapanggap lang na nawala ng malay at ngayon ay sinasaktan si Jong Tak gamit ang mga walang laman na bote at iba't ibang basura. Napigilan ni Kyung Mi na itigil niya ito sa pamamagitan ng pagkuha ng kutsilyo, kaya't nagpa siya si Dushik na lumisan sa eskinita at habulin ang ina sa halip. Natagpuan niya ito sa gitna ng komersyal na lugar at lumapit sa kanya, hinihiling na sumunod sa kanya papunta sa madilim na eskinita, ngunit sa sandaling iyon nakita siya ni Kyung Mi at sinugod siya na may hawak na kutsilyo. Pinagtatawanan ni Dushik ang kanyang sarili dahil hindi niya nagawang ipanaksak ang patalim at sa halip ay nasugatan niya lamang ang kanyang kamay. Gayunpaman, bahagi ito ng plano, inilagay niya ang kutsilyo sa mga kamay niya at sinaksak ang kanyang sarili, na nagpapakita ng parabang siya ang may gawa. Ang mga tao ay umatras, naniwala sa salamangka at hindi pinakinggan siya nang sabihin niya na hindi siya iyon. Dumating ang pulisya at binarilang hangin bilang babala, ngunit hindi tumigil si Dushik sa pagkilos. Kaya binaril siya sa katawan ng ilang beses. Ito ay hindi pa sapat, lalo na dahil inuudyo ka ni Kyung Mi si Dushik sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng gitna ng daliri. Ngunit nang si Dushik ay halos subukan muli, dumating si Jong Tak at hinila siya sa lupa kung saan siya sa wakas ay namatay. Maraming araw ang lumipas, si Kyung Mi at ang kanyang ina ay pumunta sa beach upang magkaroon ng bakasyon na kanilang pinapangarap. Sumama rin sa kanila si Sojong at si Jong Tak, at matapos ipakita sa kanila kung paano sila natututo ng ilang sign language. Nagkuha ang apat ng isang larawan magkasama. Huwag kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating video. Salamat sa panonood, mga ka-recap.